bayan ngayon nagpupunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Sa kanyang inaluluglukan, dininig aming panawitan, abang bayan nagpag-ibig, sa kandili niya nananabig. Bayan ngayon'y nagpupunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ngayon'y nagpupunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Clemente, Papa at Martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadakilaan mo'y nangingibabaw sa hanay ng tanang mga banal, ipagkaloob mong ikagalak namin ang paggunita taon-taon kay Papa San Clemente na pari at martir ng anak mo, yamang kanyang pinanindigan ang paghahaing ginanap niya sa iyo at kanyang pinatunayan sa buhay ang itinuro niya sa mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natupok sa bundok, bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog din lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pa't parang naging ipa? Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong lumagpak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari,
Iyan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan nito. Kaya ikayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinisigasing ng tanso at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kaharian ito ang buong daigdig. Ang ibig naman sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paangyari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kalahulgan ng pinagsamang bakal at putik ay haluang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin nito at ganap nawawasakin ang iba pang kaharian. Ano pa't hindi makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia,
kasiyahan. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila sa Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kaya po yung mga tema, mga pagbasa na ating pong naririnig ay tungkol sa pagwawakas na isang realidad na dapat nating makita, dapat nating maintindihan. Lahat ng bagay may katapusan. Lahat ng nakikita natin, magwawakas yan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mawawala ka rin. Pag ganyan talagang natatakot tayo, no? Pag sinasabing malapit ka ng kunin ni Lord. Tingnan po natin, no? Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ni Propeta Daniel, ipinahayag ni Daniel sa haring Nebuchadnezzar na ang kanyang paghahari magwawakas na. Kahit gaano pa siya kagaling, kahit gaano pa kadami ang kaharian, ang kayamanan niya, ngayon ipinararating sa kanya ng Panginoon, matatapos na ang kanyang paghahari. Sabi po dito, no? Hinayaan ng Diyos na sakupin niya, masakop niya ang napakaraming bansa. Pero ngayon, matatapos na siya. Ito yung ipinahayag niya. Ngayon naman, gayon din sa Ebanghelyo, ang sabi ni Kristo doon sa mga taong
hangang-hanga, no? Amazed na amazed sa kagandahan ng templo. Ang sabi ni Kristo, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyo, maglalaho. Mawawala din yan. So kung lahat ng bagay may katapusan, maging ang buhay ng tao may katapusan. Ang tanong lang ay kung paano tayo aabutan ng katapusan. Kanina sa umpisa, sabi ko, sabihin sa katabi, mawawala ka rin. Mawawala ka na. Pero marami sa atin lagi takot kapag ganito ang mga pinag-uusapan. Natatakot. Natatakot harapin ang wakas. Pero bakit nga ba natatakot? Hindi naman po tayo tinatakot ni Jesus na pag sinabi niya, makikipagdigma, magkakaroon ng gera, magkakaroon ng lindol, at marami na tayong kakilalang namatay na, nagwakas na, natapos na. Marami dyan, mga ordinaryong tao, marami din, mga big time, pero nagwakas din. Marami nga po nakasulat doon, no? Sa mga sobre, yung mga pangalan. So, naiisip nyo ba, kailan yung pangalan natin malalagay doon para pagdasalan o hindi nyo pa rin iniisip? Dapat ngayon, iniisip nyo na yan eh. Dapat ibilin ninyo, pag ako hindi nyo pinagdasal, dadalawin ko talaga kayo. Isang araw malalagay din tayo doon. Pero hindi tayo kinakausap ni Jesus ngayon para takutin. Kundi para, sabi nga dito, maging handa. Paghandaan. Tanggapin yung mga panahon na lahat ng mayroon tayo, magwawakas to. Ang hirap lang talaga kapag nag-cling ka doon sa idea na panghabang buhay ka. Panghabang buhay, gusto mo lagi ikaw ang maganda, kahit 60 years old ka na, gusto mo sexy ka pa rin. May darating at may darating na bago. Matatapos yung panahon mo. Kahit kami dito sa Quiapo, kahit akong pare, may katapusan ang aking panahon dito. Darating at darating, may papalit at papalit. Hindi tayo pwedeng manatili habang buhay na, ay, ako lang dapat. Ako lang dapat ang magaling. Ako lang dapat ang no, namumuno. Ako lang dapat ang nasusunod. Dapat tayo din kusa tayong nagle-let go. Kaya tayo nahihirapan kasi ayaw nating mag-let go na nabubuhay pa tayo sa insecurities. Kaya pag pandemya, ano, nakatatakot na ako. Ang isang taong may pananalig, handa kahit anong oras. Pero ang taong kulang o walang pananalig, kung kaya niyang pigilan, kaya niyang talikuran ng Diyos para lang mabuhay ng habang panahon, susubukan at susubukan niya. Pero hindi natin yan magagawa. So, maganda po pag-isipan natin, pagnilayan, kung darating ang araw na magwawakas ang buhay natin dito, saan ba tayo aabutan? Gumagawa ng mabuti o gumagawa ng masama? Ang gumagawa ng masama, takot yan lagi. Pero yung nagsusumikap, makagawa ng mabuti, kahit lumindol, kahit magbaha, hindi yan matatakot. At handa na harapin ang Diyos sa kanilang o sa ating pagkikita. Nawa po, mas magdulot ito sa atin ng iba yung pag-asa at mas magpalalim ng ating pananampalataya. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa takot lang. Amen?
Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Ang ating itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay ng halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sumang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Clemente. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Ngayong aming kagalakan na si San Clemente ay parangalan. Sa ikapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Palalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na si San Clemente, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Stay with me, Lord.
I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains the unique joy of my. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Clemente. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin, at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawat ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas
ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati